konsilyo. Hanapin po sana yung nanay ko. Alam, alam mo kung sino talaga makakatulong sa'yo? Si First Lady. Magpapasyata pa ako ng appointment para sa'yo. Susundin ko lahat ng gusto niyo. Pero pangako niyo sa'kin, huwag niyong kukuloyin si Faye. Deal! Anong ginawa mo kay Jomar? Aalis na siya, mag-aaral siya sa Amerika? Na hindi ako tanggap ng pamilya mo, ganun ba yun? Sumusuko ka na, ha? Sumusuko ka na? Oo! Oh, sumusuko na ako! Baka nga may problema sila ng daddy niya. Eh, nangyayari eh. Imposible, kilala ko si Jomari. Hindi siya aalis nang walang mabigat na dahilan. Sabi ko naman kasi sa'yo eh, walang kwenta yung tutsal mo. Bakit nga ako naibigan? May kailangan eh. Ano? Utos ng tatay niya. Diba sabi nga dati, para wala nang gulo, kaibiganin ka niya. Ngayon wala nang gulo, tahimik na yung mga reporters, kaya ako siguro iniwan, hindi ka na kailangan eh. Ewan ko. Parang ibang tao yung kaharap ko kanina eh. Pina, 6 na buwan pa lang kayong magkaibigan. Di ba siya ganong kilala? Di ba sabi ko naman, nakakapagtakang kaibiganin ka ng lalaking yon. Tingnan mo, mayaman siya. Sikat siya. Ang gulo-gulo na nga ng buhay ko eh. Tumagdag pa tong Jomarin na to. Balita sa akin na nakita daw kayo ni Fina. Sinabi mo na rin pala sa kanyang aalis ka na? Good boy. Pag ganyan ka ng ganyan, magkakasundo tayo. Huwag mo naisipin yun. Di ba marami ka pang dapat intindihin sa buhay mo? Marami ka pang dapat ayusin. Kahit naman bopol tingin mo sa akin, promise. May tulong naman ako sa'yo. Di ba? Success na nga ako. Success na success. Salamat, Kuya. Tol, hindi na ako grounded. Siya nga pala, Tol. Pinapapunta ako ni Daddy sa state dinner niya mamaya. Sama ka. Ayoko. Okay ka lang ba? Hindi. Masyado ang umumroblema dyan, pare. Marami rin naman chicks dun eh. Ewan mong problema yung mga babae niya. Salamat po. Bayan ho. Salamat. Kuya, magkikita na tayo ng First Lady. Ay, sana. Tuloy-tuloy na yung pagtatanong ni Fina, no? Wala nga. Para wala ka ng gulo. Walang gulo? Dahil tayong dalawa lang naman na nakakaalam, eh. Ano yung sikreto, ha? Ano yung walang gulo? Ha? Ano? Ano naman ginawa ninyo, ha, Apple? Wala po. Usapang pamilya lang po. Eh, ang kapal naman pala ng apog nito eh. Nasa iisang bahay tayo, ha? Hindi pa ba ako pamilya? Ha? Pinatuloy ko kayo dito sa pamamahay ko. Meron akong karapatang malaman. Ano daw kailangan na Pina? Eh, walang sinabi si Doktora Fernandez. Eh, si Fina naman yun, kaya umuuna ako. Alam ba ni Isabel? Hindi ko na sinabi. Sabi kasi ni Fina, huwag ko daw sabihin kahit kanino. Sana naman hindi malala ang problema ni Fina. Sige, Ben. Good morning, Mr. Good morning, Mr. Good morning. Good morning, sir. Sir, si Cupcake naman. Napakalaking gulo naman pala itong ginagawa ninyo, eh. Presidente ng Pilipinas ang kalaban ninyo. Habaging Diyos, ewan ko ba sa'yo, anak ng buhay, ito yung pamilya nyo. Eh, kung totoo pala na
katabi ng nanay mo ang first lady. At doon sa tabi niya, ibinaba ni Dr. Fernandez yung bata. Kamay nakuha niyo nga si Fina sa kanila. Walang gulo kung walang makakaalam. Hindi ko nga alam kung ano nangyayari sa akin. Para akong pinaglalaro ng tadhana, nakuha ni Juan Policarpio yung swerte ko sa pagsasakip ko sa mga tao. Pero malas pala niya. Dahil nasa amin ang anak niya, di ba? Tayo na ka ba? Tumigil ka na nga. Lalo mo lang ginugulo yung sitwasyon eh. Huwag ka magbiro dahil hindi naman biro yung nangyayari kay Fina. Pero hindi niya ba naisip na mas maswerte si Fina kung makukuha siya ni President Policarpio? Dahil mas maganda yung buhay na naghihintay sa kanya. Yung karangyaan na isa hinagap, eh, hindi niya mahahawakan. So malay niyo, baka naman madamay kayo sa swerte. Hindi naman kayo siguro pababayaan ni Fina. Oh, depressed ka pa rin. Hindi ah. Kailangan ko ba siya? Hangin ba siya na hinihitit ko bawat minuto? Tubig ba siya na kailangan ko para mabuhay? Di siya kawalan? Eh, bakit busangot yung mukha mo? Oh, pakialaman. Umorder ka na lang. Hoy, kung may init ka ng ulo dyan sa tutsal mo, huwag mo akong idamay, ha? Tinutulungan kita dito, baka kala mo. Ano? Sorry na. Umorder ka na lang kasi. Hey, teka. Para kung di dumating yung first lady, sino magbayad nito? 20 peso lang lang man bulsa ko, no? Ayaw maghugas ng plato, no? Pwede, huwag mo. O, yan na, oh. Uy! Hi, madam. Welcome back po. Andiyan na po sa labi yung mga kasama niya. Okay. Salamat, Tess. Di kaya tama si Mang Artemio? May magandang buhay na naghihintay kay Pina? Tay, ano ka ba? Para tayo makakasiguradong maganda. O, gaya nung Jo Marie. Mayaman yun, di ba? Pero masaya ba sila? Tayo kahit ganito buhay natin, mahirap tayo. Masaya naman tayo. Pero, tingin ko, wala namang mawawala eh. Kahit ano pang mangyari, tatay na niya ako. Ikaw, kapatid mo na siya. Tay! Iba nga kinalakihan ni Pina, hindi siya sanay sa ganong klaseng mundo. Paano kung biglang maltratuhin yun doon? O kaya, dalhin yun sa Amerika, doon yung pag-aralin. O biglang hindi na siya pwede pumunta dito kasi anak ka siya ng presidente eh. Tay, ano ka ba? Marami pwedeng mangyari. Tsaka tayo siya na lang yung meron tayo. Awa naman. Awat na. Sorry nga pala, I just came kasi from a staff meeting. Tapos si Dr. Fernandez may emergency din daw, kaya hindi na siya nakasama. Pero nasabi nga niya sa akin na meron ka daw kailangan na tulong sa akin. Hindi po ba nasabi sa inyo ni Doktora? Hindi masyado, pero ang sinabi niya, ikaw na lang daw ang magpapaliwanag. May hinahanap po siyang tao. Soledad Agoncillo, baka po matulungan niyo siya. Sino siya? Siya po yung nanay ko. Sabi ko kasi ng tatay ko, patay na yung nanay ko. Siyempre ho, malaman, tagasan siya. Kasi siya nakatira, anong itsura niya? Ayaw naman kasing pag-usapan ng tatay at kapatid ko yun eh. Kaya ayokong ipagsabi. Ayokong munang gulo. Fina, naiintindihan kita. Sige, tutulungan kitang hanapin ang nanay mo. Salamat po. Kaya-kaya, may gusto ko pa. Narinig ako sinasabi na malapit na raho ba'y makumbinsin itayo ang hybrid city. Mali yata ang narinig nyo, Senator Rodriguez. Hindi nga ako nakumbinsin nung nabasa ko yung report. Ganun po ba? May narinig akong lumalakad ng proyektong ito. At malapit na raho kayong mo para endorso ito sa Senado. Talaga? Sino daw sinasabing lumalakad? Alam mong hindi ako ganung klaseng tao ang nadadala sa palakad-lakad. Yun nga ho, Mr. President. Kaya ho narinig ko to, hindi ako naniwala. Hindi maganda ang proyektong yun. At marami yung nilabag na batas. Huwag ko kayo mag-alala. Alamin ko kung sino ang nasa likod nitong lahat. Sige, Senator. Yes. Senator Rodriguez, hello, hello. My daughter,
Isabel? Yes, sir. Oh, laki na. Oo nga mo eh. May iwan ko muna kayo ha? Ah, sige pa. Pare. See that, anak? Basta. Kailangan na tatandaan mo lahat ng mga pangalan na pinakikilala ko sa'yo. I know, ma. Si Jo Marie, hindi po ba pupunta? Hindi siya makapunta. Masama yung pagkakita. Aba, akala ko ba grounded ka? Ako, si Yona. Upsweta na ako. Tumitinu-tinu na yan. At saka, gusto pumasok sa politiko, kaya sinama ko na para makilala naman niya yung mga tao. Ay, Miss Yona, bakit hindi na po ako sa'yo mag-train? Pagka sumama ako sa inyo palagi, mas marami akong makikilala. Kadikit niyo natin yung presidente ng Pilipinas. Ay, diba? Sure. Oh, sure. Isaya, di ba? No problem, no? Of course. Pag-usapan ka. Oo nga. Ganda-ganda sila. Jomari! Oh, akala ko ba may sakit ka? Na-board ako sa bahay eh. Tsaka gusto naman ni Daddy na nandito ako. Kung anong gusto ni Daddy, yun ang nasusunod. So I'm here. Tara na. Tito John, nandito na si John. Ay, siya nga pala, Brenda. Yes, madam. Pakicheck yung Soledad Agoncillo. Siguro check mo sa Zambales o kaya sa census na. Ma'am, nakuha niyo na po ba yung date and place of birth? Hindi nga eh, kasi yung pangalan lang yung binigay sa akin. Tsaka namatay daw ito sa isang ospital sa Zambales. Tignan mo na lang ha, baka mahanapan natin ang paraan para mahanap natin siya. I'll try my best, madam. Salamat, Brenda. Check natin si Rosa. Friends naman tayo, di ba? Ano ba totoo ang dahil kung bakit ka aalis? Gusto nga ni Daddy. Kahit tanino pa si Mom. Pero sabi ng Mommy at Kuya mo, hindi daw nila alam. Kayo nag-usap ng Daddy mo. Nag-away ba kayo ni Fina? Isabel, masyadong mababaw yung rason na yun para umalis ako. Kaya nga naghahanap ako ng mas malalim na rason. Knowing you, alam kong hindi ka aalis dahil lang sa sinabi ng Daddy mo. Gusto lang ni Daddy. Wala nang ibang rason, Isabel. Yun lang. Walang kwenta pala yung Jomari na yan eh. Tama yan, huwag mong kausapin. Hindi na talaga. Aalis na siya, pupunta siya ng Amerika. Pero paano na yung trabaho ni Apple doon sa kaibigan ng Jomari? Wala na rin yun? Bakit pumasok doon, mga Apple? Kakaroon lang kayo ng utang loob kay Jomari eh. Binastos na kaya si Pitney. Hindi naman ako makapaniwala na ganun si Jomari. Pagkausap ko naman, parang napakabait na tao. Huwag na ngang pag-usapan pwede. Tay, ang pag-usapan natin kung saan ka papasok na trabaho. Tsaka kung saan tayo nilipat. Hindi naman pwedeng habang buhay, nandito tayo. Huwag mag-alala. Extra ako sa palengke, taga-buhat. May nakita ako nakapaskin eh, kailangan doon ng kargador. Tsaka si Mga Antenio, may nakita ng bahay na pwede natin tiran. Okay ka lang, anak? Okay lang ako, Tay. Mag-aaral na lang ako ng mabuti. Alam niyo, pag yumaman ako, humanda sa akin yung mga mayayaman yan. Bibilhin ko silang lahat. Bina, bilhin mo rin ako, ha? Mura lang ako. Tumigil ka nga dyan kung minumura kita dyan, ha? Uy! Balik mo ka sa akin yan! Baka tapos maglaba. Tapos na ako. Ayun talaga. Ano? Kaya na nga, madudumi haba. Puti pa naman din to. Ikaw talaga. Ito, epal na naman itong ulupang na to. Dyan. May maaga. Tapos na. Sino ba yung tinutukoy ni Senator Rodriguez na lumakad sa'yo ng Hybrid City Project? Hindi ko maalam eh. Hindi kaya si Manong Sol ang tinutukoy niya? Baka, pero hindi naman nagpumilit si Manong Sol eh. Di pa sabi mo, si Leona kinausap ka rin tungkol dito. Huwag mo na munang kausapin yung kapatid mo tungkol din sa project natin. Mainit ang mata ng ibang senador dyan eh. Hintayin natin na magbago ang panahon. Manong Sol, anong ibig niyo sabihin? Pwede ka ba makausap? Manong Sol, please. Excuse me. Kuya. May kumakausap ba sa'yo para ilakad sa akin ang Hybrid City? Wala naman, Kuya. Kinakausap ka ba ni Manong Sol tungkol sa projects na yun? Hindi naman po. Di ba pinapabasa niyo lang naman sa akin lahat ng mga proposal sa'yo, tapos ang pwede ko lang naman gawin is magbigay ng recommendation. Pero hindi ko naman kayo pinipilit.
Make sure lang, Yona. Oras lang na malaman ko na tumatanggap ka ng kahit ano, kahit magkakano sa project na yun. Ako mismo magsasampa ng kaso sa isang ombudsman. Kuya naman, meron ba akong bagong sasakyan o kaya alahas na totoo man lang? O yung mga mamahaling bag, meron ba ako nun? Wala naman, di ba? Sige, siguro ko lang, Yona. Malaki ang tiwala ko sa iyo. Mahal kita. Masakit sa akin pag nalaman kong ginagawa mo yun. Alam ko na alam mo na iisa lang ang makakasira ng pamilya na maging ganit sa pera. Yan yung binebuelo ko sa'yo kanina bago dumating ang kuya mo. Bumubulong na sa presidente yung mga intrigerong senador. Gusto nilang paimbestigahan kung sino ang lumalakad sa presidente dito sa project natin. Manong Sol, paano ba nila nalaman? Eh tayong dalawa lang naman na nag-uusap. Hindi ko nga alam eh. Baka may nakarinig. May kinakatakutan ko eh. Ayoko na, Manong Sol. Kinakabahan mo ako. Natatakot ako kay Kuya. Ayoko siya masaktan, siyempre. Ilang beses ko ba naman sasabihin sa'yo na walang masasaktan dito? Sobrang naman ang takot mo dyan sa kuya mo. Dahil kilala ko po ang kuya ko, ipapakulong ako noon. Kayo! Kayo rin ipapakulong kayo, kala niyo? Sa dami na nakurakot ko at nalampasan kong milyong-milyong kaso, kung talagang mapepreso ako, sana noon pa. Kanya nga, bulong-bulongan lang tayo eh. Walang pirmahan. Ikang kwentuhan lang para walang ebidensya. Paano ko ho? May tumistigo tapos ituro ako. Ay di, siraan natin yung testigo. Gawa natin ang baho. O di kaya, patikmin natin ang kapabuyan natin. Naku, madali yan. Takutin natin. Siraan. Kung siraan ka, di siraan mo rin. Maraming magagawa tayo dyan, Leona. Hindi ako sigurado. Hindi ako sigurado. 50 million, Leona? 50 million pesos. Lagi ko nang sinasabi sa'yo, kamutin mo likod ko. Kakamutin ko rin ang sa'yo. Huwag ka matakot. Akong bahala sa'yo, Leona. Madam, chinek ko na pong lahat ng ospital sa Zambales. Ngunit wala daw pong Soledad Agoncillo na nanganak noong 1992. Doon may mga ganun pong pangalan na nakarehistro sa Zambales. Isa pong 190 years old na patay na po. Isang 19 years old at isang 15 years old na imposible naman po yatang maging nanay ni Fina. So doon sa mga namatay noong 1992, siguradong walang Soledad Agoncillo? Wala po, madam. Tumawag ako kay Doktora. Wala pa daw balita kay madam eh. Ganun ba? Kakausap pa lang eh. Tawag-tawagan na lang natin si Doktora. Sana makita na si nanay. Fina, paano kung nahanap lang nanay mo? Anong gagawin mo? Wala lang. E di, alam ko na. Para naman matahimik na ako. At least, di ba? Alam ko isura niya. Pag nagkita kami sa langit, may kilala ko siya. Eh, paano kung buhay siya? Hindi naman siguro. Hindi na magsisinungaling sa akin si ate at si tatay. Naku ah, pag pinagsinungalingan pa nila sa akin yan, naku, aawain ko talaga sila. Buhay ko, hindi na balik ko, magwakas na ang buhay ko. Hindi ko
ba ang Molinario Di Magi ba ang pangalan ng tatay ni Fina? Yun nga. Oh, bakit daw? Lola ng lola niya si Soledad Agoncillo. Lola daw ng lola ni tatay si Soledad Agoncillo. Eh, bakit naman sila magsisinungaling sa'yo? Baka hindi anak ni Apon si Fina. Eh, kanina siyang anak. Ano, nagmamalaki ka na ngayon? Mayabang ka na kasi nag-aaral ka? Basta ate, siguraduhin nyo ah, na nagsasabi kayo ng totoo. Dahil kapag nagsinungaling na naman kayo, lalayasan ko na talaga kayo. Hindi namatay sa sunog ang anak niyo. Asan siya? Si Josefina Di Magi ba?